Hello, hello sa mga nasa Zoom. Okay, let's pray together wherever you are. Let's feel God's presence. Lord, thank you for this wonderful Sunday that you have been given to us. Thank you, Lord God, for each of the life of the people who are attending here in the place here in Star Mall, Panginoon, and online, Lord God. Maraming salamat sa kanilang buhay. Bless them, protect them, heal them. We pray, Lord God, that you gonna pour out, Lord God, your mercy, your love to their lives, Panginoon. Sa mga nangailangan, Lord God, ng healing, in Jesus' name, we declare healing, Panginoon, sa mga person na may sakit. We declare, Lord God, total healing, that the sickness will never come back again. In Jesus' mighty name. Lord, maraming salamat. Give us, Lord God, a change of heart that we are gonna be understanding. We are born to win and not to lose. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Topic for today is natus vincere. O natus vincere. So, ano ba itong natus vincere natin? No? This is a new topic. Supposedly, meron tayong nakasit na topic for 4 weeks. So, sinend ko yun kay Bernard eh. Kung naalala ni Bernard. No? However, siyempre, susundin natin yung mga sinasabi ni Lord, no? Okay, natus vincere. So, ibig sabihin ng natus vincere in English is born to win. So, as you can see, sa buhay natin, ano, did you ever realize na parang ayaw mo matalo? Sino ito gusto matalo? Ayaw natin, right? Kahit sa mga simpleng bagay, ayaw mo magpatalo, eh. Noong mga bata tayo, sa piko, karakros, Chinese garter, diba? Basketball, ice tubig lang yung pustahan, gusto mong manalo talaga. Tama ba? Sunog na nga sa tawag na yun, sunog na nga tayo sa araw, so ang itim na, diba? Ice tubig, pero harap-harapan. Na-realize ko lang, no, lately, that we are born to win. God has given us that desire na manalo. Tama ba? Meron pa dito masaya kapag talo ka. Di ba hindi? Pero pag palagi kang talo, masaya ka na rin. Natanggap na lang din. Pero however, deep inside of you, hindi, kailangan kong makabawi, kailangan kong makarecover, kailangan kong galingan, this is not me. Sabi nga sa akin ni Brother CM kanina, no, ni Kuya CM ninyo, identity. No, who are you? Right? Ikaw talaga, binigyan ka ng Panginoon na capacity and ability to win kasi ganun ka. Example pa, ito, no? Sa buhay, marami yan. Gusto manalo sa career, gusto manalo sa promotion, gusto manalo sa business expansion, gusto manalo sa trading, kung nagtitrade ka, no? Magka-copy-paste ka ng mga trades. Ano ba? Ang dami yan. Right? Sa anak mo, gusto manalo compared dun sa lakas ng iyak niya or sa disiplina mo. Ano pa ba? Gusto mong manalo sa mga bagay na importante sa buhay mo. Sa family mo, gusto mong umulad yung buhay, gusto mong makuha yung ganitong bahay, gusto mong makuha yung ganitong sasakyan, gusto mong makuha yung mga... Ang dami natin gusto ipanalo sa buhay. And, to tell you honestly, we can afford to lose to them. Okay lang kahit di mo makuha yung magandang bahay, magandang sasakyan. Pero dapat hindi. Dapat makuha mo. Pero, kung hindi mo makuha, okay lang din naman eh. Buhay ka pa naman. Hindi ka na mamamatay. But the challenge is, in our life today, yung buhay na meron tayong dapat ipanalo na hindi dapat tayo matatalo dito. What is that? Eternal destination. Pwede kang matalo sa lahat. Sige, sabihin na natin, lahat ng laban, okay, hindi ka na yumaman, hindi mo na makuha yung mga dreams mo. Pero, syempre, it's you, eh. It's your effort, etc. Pero kung hindi mo man yun makukuha, it's a lot more bearable than going to hell, right? Kasi yung hell, wala na talaga yun. Tawal na talaga eh. Na kahit na lumukod at umiyak pa tayo dun, hindi naman tayo pupunta ron because we're Christians, but there are people na kapag napunta dun, wala na talagang chance. Let's talk about, no? Kita nyo ba sa screen? Josheb Bashebeth. Josheb Bashebeth. Ngayon nyo lang ba narinig yan? Diba? Abraham, Moses, Adam, Eve, David, Solomon, Jesus Christ, Peter, Paul. Eh si Josheb, kaya lang nyo. Okay. Mighty men of David.
Mighty Bends of David, Joseph, Bathsheba. Right? So nakita niyo siya, may spear, merong may sword. Let's go to 2 Samuel chapter 23 verse 8. I'm reading NIV. Sabi sa 2 Samuel chapter 23 verse 8, these are the names of David's mighty warriors. Joseph, Bathsheba, at a Chemonite was chief of the three. So tatlo. David's mighty men, tatlo yung pinakamagaling. He raised his spear against 800 men whom he killed in one encounter. Grabe yun. Sino dito gusto mo ng ganitong klaseng disciple, no? Isang evangelism. 800. Pero, this time, no, in the Old Testament kasi, gera ng mga, yan, ng mga, tawag dito ng mga kingdoms. So, eto, trinin ni David. Well, anyway, I can say, hindi lang sila yung trinin. Sila lang siguro yung nagpa-train, nagpa-disciple, at willing matuto, at willing talagang maging katulad ng leader nila. No? So, 800 men. In one encounter, one spear. Diba? Ang kalaban nito hindi mga ano ha, guys. Hindi siya nakahiga lang sa yung mga tambay. Ang kalaban nito warriors din. 800. Next, Eleazar, son of Dodai. Paborito ko to si Eleazar. No, son of Dodai. So, as you can see, there may picture ulit tayo. Ito naman sword. No? By the way, disclaimer lang, no? Itong picture na nakikita ninyo, I just downloaded it from Google and it is, I think, from Assassin's Creed Odyssey, no? Ito kasi yung pinaka-close na I can see that relates to the topic and the characteristic of the characters, no? So, verse 9 ng 2 Samuel 23, next to him was Eleazar, son of Dodai, the Ahohite. As one of the three mighty warriors, he was with David when they taunted the Philistine gathered at Pas Damim for battle. Then, the Israelites retreated. So, ano nangyari? Gera. Okay? Gera to. Tapos, lahat ng kakampi mo, tumakbo. Siya lang natira. Siya lang natira. Parang ganito, magyayaya, di ba? Tara, kumamit tayo, no? Ikaw lang nandun, inindyan ka nung lahat. Grabe. As in, ganyan yung nangyari. Diba? Israelite, pero Indiano. No? Nakatira lang sa Israel, pero Indian pala. Anyways, dumating ka dapat sa point na parang ganito na parang grabe, ikaw nalang tira mag-isa. I mean, you feel that way, right? Sometimes in your family, sometimes ikaw na naniniwala sa dream mo, sa sarili mo, sa pangarap mo, sa team mo, sa career, ikaw na lang. At minsan nga, ikaw, hindi ka na rin naniniwala sa sarili mo eh. Pero at least ito si Eleazar, I believe in myself. I was born for this. I was born to win. Verse 10, but Eleazar stood his ground and struck down the Philistine till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. Anong nangyari? Yung kamay ni Eleazar, nag-froze dun sa sword, dumikit, hindi na maalis. Tama ba? Minsan yung mga, ano natin, sa kakatrabaho natin, yung kamay natin nakadikit sa mouse, sa keyboard, di maalis. Right? Parang ganito. Okay? Dapat yung hinuhold mong sword, hindi yan naalis. Ano yung sword natin sa armor of God? Bible. Hindi naalis sa kamay nyo. Siya lang natira, guys. Anong ginawa ng mga kasama niya? Ang sinabi ni Eleazar, guys, balik na kayo dito, damputin niyo yung mga patay, tapos na. Tapos na yung laban. Yung mga Israelites, damput ng patay. Grabe, no? O kunin niyo na yung mga alahas nila, kung gusto niyo, yung mga sword nila, yung mga shield, kasi tapos na yung laban. Next, Shama, son of Agi, no?
Ito yung pangatlong mighty warrior of David. Grabe yung dalawa. Isang 800 men, yung isa naman, hindi na nabilang. And ito si Shama naman, no, verse 11. Next to him was Shama, son of Agi, the Hararite. When the Philistine banded together at a place where there was a field full of lentils. Ano yung lentils? Para tong buto to na parang ginagawang soup. Parang kung alam niyo yung pork and beans, no? Maybe like that, no? So is dati kasi kapag naggera, isisig nila yung isang nation or isang kampo para magutom lahat ng nandoon sa loob at mamatay sa famine sa loob. Na hindi sila nagsasayang ng arrows, ng sword, ng bloodshed. Gugutomin lang nila lahat nandoon, no? So kaya ito nangyari. Israel's troops fled from them. Tumakbo na naman yung mga Israelites. Pero ba kayong makilalang ganito? Laging tumatakbo pag may problema. No? Pag may problema na, ikaw na lang mag-isa. Pero nung masaya, sama-sama kayo. Okay? Do you know a corporation wherein you cannot fire anyone? Yung family mo, di ba? Yung family mo, you cannot fire them, right? It's a corporation, private corporation wherein you cannot fire anyone. Anyways, ikaw na lang yung naman problema mag-isa. The Lord brought back great victory at that day. Kasi ito na naman, nung si Shama hindi na naman umalis sa pwesto, hindi, dito na ako. Nakita ko si Josheb, nakita ko si sino isa kanina, let's go back, no, si Eleazar, ako din, part din ako ng three. Hindi din ako aalis dito, I will kill. So pinatay niya, lahat din. And then yung mga Israelite na naman, bumalik na naman. Dadampot na naman ng mga patay. Alam mo bakit dadampotin nila yung mga patay? Hindi rin dahil may patay at ililibing. Dahil kukunin nila yung mga suot ng patay, yung armor, yung lahat ng yung pera sa bulsa, di ba? Marami pa kayong kakilala na ganyan, na gusto lang pakinabang pero ayaw sa gera. Tama, ayaw maghirap, ayaw magsipag, ang gusto lang mag-shopping. Shopping, ping, 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 ping. Ayaw mag-work, relax-relax lang. Tapos pag nagka-problema, kuya, pahingin naman ang pera, di ba? So, I'm not saying na, ano, no, huwag kayong magbigay sa kanila. Of course, magbigay kayo. Kaya nga kayo binigyan ng Panginoon. Buti nga. Buti nga. Tayo yung binigyan ng ability. Eh. Tayo nga ba? Lahat kayo dito firstborn. Lahat ng present guys dito sa atin, firstborn. Panganay po silang lahat. So, firstborn at firstborn Christian din yung iba. Wow. What a privilege. Right? Anyways, next. Abishai, son of Zeruiah. Eto, hindi siya part ng three mighty men. Well, yung mighty warriors ni David, marami, 30 plus. Pero eto lang pinili lang natin yung mga pinakamatitindi, naka-level ninyo. Amen ba doon? Level nyo yan, ha? Hindi kayo yung Israelites, natatakbo. Baka next time tumakbo na kayo, wala na kayo dito. Naalala ko one time, share ko lang. Nung nasa BGC kami. Sa BGC kami, ang dami nila, di ba? 12. Sabi ko, tayo yun eh, di ba? Mag-evangelist tayo next week, no? Bibigyan ko kayo ng one verse. Doon na yung one verse. Walang umatid next Sunday, guys. Sinabi ko lang na mag-evangelize. At pala hindi ko sinabi next time, hindi ko nasasabihin. Pero yun, itong si Abishai, naging commander ng three. Anong nangyari? Ito ah, verse 18. Abishai, the brother of Joab, son of Zeruiah, was chief of the three. Paano siya naging chief? He raised his spear against 300 men whom he killed and so he became as famous as the three. 300 lang yung pinatay niya pero bakit under niya si Josheb? 800 yung pinatay. Eh wala eh. Authority. Sinabi ni David. Oh, ito leader niyo si Abishai. Ah. Kahit mas magaling pa kayo sa leader ninyo, eh sundin niyo yan. Kasi syempre minsan ganoon naman tayo. Mas magaling tayo sa manager natin, sa boss natin, sa pastor natin, di ba? Ang gagaling kasi natin eh. So magaling ako dyan. Verse 19, he was not held in greater honor than that three. Was he not? Diba? He became their commander even though he was not included among them. Because the leader said so.
David said so. So verse 20, Benaiah, son of Jehoiada, a valiant fighter from Kabzeel, performed great exploits. He struck down Moab two mightiest warriors. Ito naman, hindi numbers game. Yung isa kanina, di ba, numbers game, dami. 800, 300, no? Ang gusto naman, iba naman yung trip ni Jehoiada, yung pinakamagaling sa kalaban, yun yung gusto niyang upakan. He struck down Moab's two mightiest warriors, yung pinakamagaling ng Moab, siya yung pumatay. Ganun siya. Para siyang sniper. No? Sino yung pinakamagaling sa kanila, yun ang akin. Kaya nang bahala sa mga pawns, kaya nang bahala sa mga horse, bishop, akin yung king and queen. Kumbaga sa chess. He also went down into pit on a snowy day and killed a lion. Alam niyo yung lion na nalaglag sa pit? Kasi may mga, meron dati kasi mga pit, no? May hinuhukay para maka-well, mainim ng tubig. Kaya lang, dahil nga walang katas, iiwanan na lang, hindi tinatabunan. So may mga hype na nahuhulog doon. Dati nga may kwento tayo doon, yung kalabaw, di ba? Pero ito naman, nahulog na lion doon. Yung lion doon nahulog sa pit, walang makain doon at gutom na gutom yun, papatay yun. Parang sa lions din. Di ba si Daniel, last week topic natin, hindi siya kinain ng mga lion, pero yung mga nilaglag doon, ni hindi mo lang lumapag sa lupa, kinain na ng lion, nalunok na, hindi mo lang lumapag, no? Ganun katindi yung lion na nasa pit. Gutom na gutom to. Pinuntahan ni Benaiah. Napakan niya yung lion doon. Grabe, no? Ang tawag dyan, practice. Minsan yung mga leon sa buhay natin, naiwasan natin. Na may hirap na trabaho. O yung sa'yo to, ha? Ito na naman, pinasa na naman sa kanya yung trabaho ni boss. Hindi mo alam, practice yan. Diba? Pinasa na naman sa akin ni Kuya Joey yung gitara. Hindi, biro lang, no? Gusto naman ni Bernard yung ginagawa niya, guys. Anyways, verse 21, and he struck down huge Egyptian. Ito, Egyptian na to, Higanten. Although the Egyptian had a spear in his hand, Benaiah went against him with a club. Ano yung club? Ito ba yung mga gusto natin pinupuntahan? Tugs, tugs. Hindi, yung club dati, para lang yung ano, baseball bat. Batuta, na medyo mahaba-haba. Kumbaga. Batuta versus spear, sino man nanalo, di ba? Si Jehoiada kasi, si Benaiah kasi, mahilig to sa partida. O yung Leon, partida, gutom yan. Sino ba ba? Wala. O ako ba ba? O parang ko yun. O ito na, lichunin natin. Lichun Leon. O partida, sino yung pinakamagaling sa Moab? O akin yan. Huwag yung gagalawin yan, ha? Yung pinakamagaling ako. Akin. Yung pinakamahirap na problema sa opisina, sa organization, yung pinakamahirap na problema sa family, ako. Yung pinakamahal ako mag-contribute. Hindi dahil, di ba? Mayabang tayo. Pero dahil God has given us the ability to produce. Huwag mo na hintayin yung kuya mo, yung ate mo, yung mga kapalit mo. Ikaw yung kinol ni God, ikaw yung firstborn. Minsan kasi, pinapasa natin, di ba? Ito hindi eh. O ito, partida. Batuta sa akin, spear sa kanya. Guys, panoorin nyo ako. Wow. Iba klase, di ba? Kaya siya naging command, naging chief. King David, panoorin mo ako. Sino pinakamaling dyan? Ito raw eh. Ah, okay, sige, akin yan. Nagamitin ko sa kanya, batuta. Grabe, di ba? Pinalo-palo niya ng batuta hanggang sa napagod yung ano. Kinuha niya yung spear. Yung spear, yun yung pinampatay niya. He snatched the spear from Egyptian's hand and killed him with his own spear. Ah, okay. Yung devil, di ba? Minsan, inaano tayo, ina-attack tayo. Kasi ako before, even ngayon, kapag ako ina-attack ng atake ng kaaway ng devil, any type of temptation, any type of challenges, problems, any type of dreams, may mga panaginipin kasi ako talagang, alam yun, hindi maganda, demonic, no? Mag-evangelist talaga ako, mag-share talaga ako ng gospel. Kasi yun lang kaya ko iganti sa kanya. Ano ba, masasapak mo ba siya? Hindi eh. Right? O sige, gantihan tayo. Atakehin mo ako, mag-evangelize ako. Ano, atakehin po ba ako? Dapat dumating yung point na yung devil mo, pagod sa'yo na, huwag yun na atakehin yan, mag-i-invite na naman yan. May masisave na naman. Tigilan nyo na siya. Dito lang tayo kay ano, kay Mr. A.
Pero si Mr. A, at least to gagawin niya lahat ng gusto natin. Di ba? O kaya si Mr. B. Mr. Bean na lang tayo. Gagawin niya lahat. Eto guys, yung pinagpatay niya, yung spear mismo ng kalaban, yun ang dapat yat gawin din natin. Ano? Verse 22, such were the exploits of son of Jehoiada. He too was famous as the three mighty warriors. He was held in greater honor than any of the 30. So kasi may 30 sets eh. Pero yun, binanggit na lang sa Bible, no? Ito kasi pinaliwanag kung ano yung nangyari sa kanila. But he was not included among the three, and David put him in charge of his bodyguard. Mas malupit. Yung pinakamagaling kaya niyang tulunin. So yung pinakamagaling, ba't ginawa siyang bodyguard ni David? Kasi yung pinakamagaling sa kaaway na tinetrain, papatayin si David. Kasi kaya bang patayin si David ng mga ordinary? Hindi, warrior si David. Ngayon, ginawa niyang bodyguard. Why si David, right? So may 33 pa. We have the three mighty men and the chief and then the bodyguard and then the 30. And then the Israelite ng mga duwag lahat. Okay? San tayo doon? Tayo ba yung mga Israelites na pag may problema tumitiklop? Pag may problema hindi naaten? Pag may problema absent? Pag may problema hayaan yung leader o yung tatay o yung nanay? Pabaya-bayaan yung mga kapatid. O tayo yung level ng next level na 30 mighty warriors. O yung mas mataas pa na level, yung level lang 3 mighty men. Saan tayo dyan? Amen? Pero ngayon kasi, ito yung level. No? As we end, no? As we end this topic, ito talaga yung level ngayon. Noon kasi, pwede yung patunayan yung sarili mo in war. Ngayon kasi, pag pumatay ka ng tao, kulong ka, bro. Try mo, di ba? Kulong ka talaga. Ngayon kasi, ito talaga yung laban. This is the fight. A spiritual fight. No, hindi ko na nilagay yung verse, pero sabi ng Bible, sabi ni Paul, the war that we face is a warfare. Not physical, realm, but spiritual. Ang war natin against principalities, against authorities of this dark world. Not by blood, no, but by spirit. It's not against flesh and blood, but against the powers, authorities. Alam niyo yung powers and authorities? Sakala ko natin yung powers na sinasabi ni Paul. Powers. Na power, powerful. Money, etc. Ayun pala, yung kalaban talaga natin, yung level ng demons pala yun. Yung authorities para silang mga general ng demonyo. Yung powers para sa mga malakas na demons. May level ng demons eh. O kung nangyari, kunwari, yung temptation na to, growing ka na as Christians eh. Wala na, hindi mo na temptation yung... Dati kasi nangungopya ka, hindi ko na estudyante, hindi ka na nangungopya ngayon, ano ba? Dati, pornography, nanonood ka ngayon, wala na talaga eh. Anong pake ko dyan, di ba? Ang level na ngayon ng temptation ng devil sa'yo, gumastos. Diba? So, minsan, Lord, di mo ako binibless, diba? Eh, kaka-copy mo yan. Araw-araw ka ba na mag-copy ng 200 is eh? Tama? After, hindi, bago ka pala mag-copy, mag-unlimited Korean barbecue ka muna. Tapos, iinom mo ng frap para tumigas yung mga taba. Tapos, nagkasakit ka. Lord, di mo ako makat. Inubos mo na yung pera mo sa katakawan. May gluten ni guys, ha? May sinasabi ko sa inyo, natatawa tayo, right? Kasi bakit? Yung pornography, wala na. Walang challenge, man. Ang problema yung kain. Yung tulog. Sumobra. Nalilate sa trabaho, nalilate sa kung saan-saan. Right? Sa mga important meetings. Hindi na alagaan yung anak. Iba na yung challenge, eh. Okay? Ito yung challenge natin right now. How, ito, I researched how the 12 or the disciples of Jesus died. Ito nangyari sa kanila. Kanina lahat panalo, hindi sila namatay. Ito naman lahat namatay. No? Peter and Paul, both were martyred in Rome about 66 after death during the persecution under Emperor Nero. Ito si King Nero, siya nagpauso ng Roman candle. Ano yung Roman candle? Sa ating kasi ngayon, quitis yan. Sa New Year, di ba?
Sa kanila kasi dati yung Roman candle, burning Christians on the street. O Kristiyano ka rito, gapos sa poste, susunugin. O Kristiyan ka rito, punta ka sa Coliseum. Lagi nila sa Coliseum, papakawin yung mga leon, kakainin yung Christian. Pinutan ng ulo, no? Sabi nito, Paul was beheaded. Si Apostle Paul, pinutan ng ulo. Peter was crucified upside down at his request, since he did not feel worthy to die in the same manner as his Lord. Sabi sa kanya, o si Jesus, Master mo, liga rito, pako kita katulad ng Jesus. Masabi ni Peter, sige, pako nyo ko, pero balik tarin yung cross, upside down. Wow. Hindi ko deserve yun eh. God siya, man ako eh. Balik tarin yung upside down, cross. Yung mga mighty warrior, maangas, no? Ito naman, dying. Dying but winning. No? Andrew, he went to the land of the man-eaters. Cannibal yung pinuntahan, guys. Grabe. In what is now the La Union, in the Biro lang, Soviet Union. Tinitignan ko lang kung nakikinig. Christians there claim him as the first to bring the gospel in, the, in their land. He also preached in Asia Minor, modern-day Turkey, the Greece, where he is said to have been crucified then. Next, Thomas. Ito si Doubting Thomas, pinalit to kay Judas eh. Pinalit kay Judas, tas namatay din. No? He was probably most active in the area east of Syria. Tradition has him preaching as far east as India. Grabe, India pala pinuntahan niya. Where the ancient Marthoma Christians revere him as their founder. They claim that he died there when pierced through with the spears of four soldiers. Apat na, ano, no? Saksakin ka ng apat na sphere. Apat na tao. Philip, he possibly had, alam niyo si Thomas, kung di siya tumanggap kay God na maging 12, hindi siguro siya ganyan. No? Philip, he possibly had a powerful ministry in Carthage, in North Africa, and Asia Minor, where he converted the wife of Roman proconsul. In retaliation, the proconsul had Philip arrested and cruelly put to death. No, ano to? Dinahandahan yung pagkamatay. Torture. Next, Matthew. He was the tax collector and writer of the gospel ministered in Persia and Ethiopia. Some of the oldest reports say he was not martyred, while others say he was stabbed to death in Ethiopia. Sinaksak sa likod. Bartholomew. He had widespread missionary travels attributed to him by tradition to India with Thomas and back to Armenia, Ethiopia, and Southern Arabia. Grabe sa Arabia, no? Nag-preach din pala si Bartholomew doon. There are various accounts of how he met his death as a martyr of the gospel. Pinatay din. James, he was son of Alpheus and he's one of the least three James referred to in the New Testament. There is some confusion to which is which, but this James is reckoned to have ministered in Syria. The Jewish historian Josephus reported that he was stoned and then clubbed to death. Para pinatay, binato ng bato at tinampas ng bato hanggang mamatay. Okay pa yung barilin, no? Deads ka kagad, langit ka agad. Heaven. Right? Pero ito, grabe. Barilin mo na lang ako kaysa batutain mo ko. Magkukulay talong ka muna bago ka mamatay. Simon the Zealot, as the story goes, he ministered in Persia and was killed after refusing to sacrifice to the Son of God. Ito naman, pinapasamba siya. Ayaw mo sumamba, si Jesus yung God mo. Ito, patayin ka namin. Next, Matthias. He was the apostle chosen to replace Judas. Tradition sends him to Syria. Ito pala, si Matthias pala yung kapalit ni Judas, hindi si Thomas. Si Thomas kasi yung doubting Thomas. No? Tradition sends him to Syria with Andrew and to death by burning. Sinunog. Grabe, no? John, the only one of the apostles generally thought to have died in natural death from old age, an early Latin tradition has him escaping unhurt after being cast into the boiling oil of Rome, in Rome. So, nilaglag siya sa kumukulong mantika, hindi siya naluto. Kasi pinaprepare siya ni God para isulat yung Revelation. Okay? So, this is how they look like, no? As you see in the picture. Basahin ko pa sa Hebrews, sobrang ganda na ito. Pero yung latter part na lang. Basahin nyo from Hebrews chapter 1. Sabi ng apostle dito, and what more shall I say?
I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames. Ito yung topic natin last week. Shadrach, Meshach, Abednego. And escaped the edge of the sword, whose weakness was turned into strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Ang gusto ng mga Christian, mas mamatay sila sa mas matinding pagkamatay para mas maganda yung resurrection nila kay Christ. Mas matindi yung pagdadaanan, mas matindi yung crown of glory. Verse 36, Hebrews chapter 11, verse 36. Some faced jeers and flogging, even chains and imprisonment. Verse 37, they were put to death by stoning. They were sawed in two, hinate. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, mistreated. The world was not worthy of them. Na parang, yung mundo hindi dapat nasiran yung unbelievers, kundi dahil sa mga to eh. No? Para lang masave sila. Okay, alam niyo yung paniniwala nila before, yung conviction, yung zealousness. Okay, kill me. Jesus is saving us. Tayong dalawa. Kahit patayin mo pa ako ngayon, patawarin ka ni Jesus, tanggapin mo siya. Kahit patayin niyo ngayon. Grabe. Underground churches. Nung saan sila nakatira? Sa ilalim ng lupa, sa cave. Kasi hindi na sila pwede sa city. Hindi na sila pwede sa coffee project. Samantala tayo pwede. Naka-aircon pa. Sila dati, wala sa aircon. They wandered in the deserts and mountains, living in caves, in the holes in the ground. Grabe, no? Kasi nga papatayin eh. These were all commended for their faith, yet none of them received what has been promised. Kasi inaantay nila na makita si Jesus, kaso hindi nila nakita. May kita nila sa revelation pag dumating si Jesus pabalik. Amen. Since God planned something better for us so that only together with us would they be made for perfect. Basahin natin yung verse 12, Hebrews chapter 12, no? Verse 1. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Minsan naiingit ka sa iba, pero hindi mo yun race. Hindi mo yun takbo. Ang takbo mo yung pinapagawa ni God. Huwag mong takbuhin yung hindi mo takbo. Right? Yung takbo mo yung pinapagawa ng Panginoon. Sabi dito, no, together, nag-cheer sila sa langit, pinag-pray tayo. Sana hindi ko wave up si CM, si Bernard, si Joey, si Adrian, sila Ran, sila whoever, kung sino man kayo na nasa online, no? Or watching the replay. Sana hindi tayo gumave up. They're praying. Nakikita nila tayo eh. Right? Eh, pagpatuloy natin to. No? Ito yung 12. Giving you a picture. They are not actually the 12, but this is what it looks like Jesus saying, ano yung pinaglalaban ng 12 na to? Ito siya, Matthew 28:18-20. Nabuhay si Jesus. No, Jesus came to them and said, the authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Ano pinaglalaban nila? Ito lang, share lang. What are they saying? Ano sinasabi ni Apostle John? No? Natin si Apostle John. Ano yung mga pinaglalaban nila? Para maintindihan natin, bakit sila willing mamatay? The beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was light of all mankind. The light shines in the darkness, but the darkness doesn't overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as the witness to testify concerning the light. So, tinitestify niya na meron talaga. May nangyari.
Fast forward, verse 14. The Word became flesh and He made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father full of grace and truth. Sabi ni Apostle John dyan, no? Nakita namin siya. He made His dwelling among us. Kapitbahay namin siya. Nakita namin, binuhay niya yung patay, pinagaling niya yung may sakit, namatay siya, pinakos sa krus, nabuhay siya, umakit sa langit. Yun yung sinishare namin sa inyo na para masave tayo lahat. Yun yung pinaglalaban nila. And no, you know, in this life, dapat yung pinaglalaban natin matindi. Yung galit mo, yung gigil mo, dapat i-channel mo sa tama. Minsan kasi yung born to win nga tayo, born sa suntukan, born sa away, born sa siraan. Yung galit mo, i-channel mo sa backstabbing. I-channel mo sa chismis. I-channel mo sa slander. Yung galit mo, ganti. No? Magagalit ka na rin lang, magalit ka lang sa magandang paraan. Magagalit ka na rin lang, good works. You are not overcome by evil, but overcome evil with good. Last verse, no? Before tayo mag-close. What I'm saying is this, no? In Matthew chapter 27, chapter 21 to, chapter 7, verse 21 to 23, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. That's why, no? Lahat tayo dito, sabi nga ni Apostle Paul, I am doing everything to persuade people to Christ. Ano kailangan natin as Christians? To do everything to persuade people to follow Christ. Hindi tayo magsisinungaling. Pero gagawin natin yung best effort natin. Sige, libre kita ng pamasahe, libre kita ng coffee, libre kita ng lunch, ng dinner, libre kita ng sine. Ma-invite lang kita kay Jesus. Right? Alam mo yon? You are investing in eternity. Minsan sa atin, minsan tayo pa nga, sarili natin, gastos yung pamasahe, gastos yung effort and time, gastos yung bibilhin pa sa lugar na yon. Kasi nandun pa tayo sa level ng mga Israelites na talagang tumatakbo. Mahal mo ba si Lord? Oo. Kasi nga, attend ka, invite ka. Hindi ko naman kailangan ng church eh. Ah, talaga? Meron bang Lone Ranger Christian? Wala naman. Meron bang tinatawag na church pero siya lang mag-isa? Ang church is tao, right? Pero ang church hindi siya isang tao. Ang sabi ni Lord, if there are two or three people, I am in the midst of them. Hindi sinabi Lord na, if you are one, I am in the middle of you. Kasi meron bang middle na nasa gilid? Right? So ngayon, mapaisip tayo, Lord, ano ba yung will mo gawin namin para makapunta kami sa kingdom? It's simple, right? But difficult. Verse 22, many will say to me that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? O, nag-prophesy pa pala itong mga leader na to. Leader to eh. Kasi hindi naman nagpo-prophesy yung attendee. Meron pa bagong attend sa church, sabi niya, I prophesy in Jesus' name. Wala eh, di ba? Di pa siya alam yun. And in your name, drive out demons. Sino yung mga nag-drive out ng demons? Yung mga leaders. Kaya nga tayong mga leaders, kailangan mag-ingat din eh. Tama? And in your name, perform miracles. Nagpagaling pa pala itong mga to, pero napunta sa impyerno. And then sabi ng Lord, verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Why is conquest here? Right? Bakit natin ito pinupush na, uy, invite tayo, let's go, let's bring people to God. Yung online natin, may games pa tayo para ma-entertain yung mga tao. All those things, yung mga prizes natin, it's an investment. No? Bakit natin kailangan magpa-price? Pwede namang wala eh. Christ is the price, right? Kaya lang syempre pag bagong attend, sige punta ako, baka manalo ko sa Gcash. After ng game sa Gcash, di ba? Nanalo siya,
pagdating doon, si Jesus pala nakikilala niya. And then, that person will grow in the Lord at his or her decision. Kaya nga, we are doing everything eh. No? Nasa labas tayo dati ng, nasa park tayo, Terra 28 Park ng ano, tawag doon, BGC. Mainit, no? Umulan. Muna tayo sa Coffee Project. Kung tsaka naman mas malamig na, tsaka naman wala iba. Right? So, ibig sabihin natin ganito eh. Alam nyo itong passage na to? Alam nyo pamagat na to? The true and false disciples. Ito nyo sa NIV. Punta ka sa Bible ninyo. Matthew chapter 7, 21 to 23. Yung passage na to, tatlo lang yung verse, pero ang title niya, True and False Disciples. Simple lang naman mga kapatid, ayaw nyo mapunta sa hell? Okay, do the will of God. Akala ko ba kuya, pag tinanggap natin si God, wala naman tayong kailangan gawin. By faith lang. Wala naman tayong kailangan gawin talaga para ma-earn yung salvation. Kasi di natin ma-earn. Gift nga siya eh. The challenge is this. Is your salvation producing faith that is producing good works? Kasi pwede mo sabihin na, kuya, save naman talaga ako. I believe in God. Where's the good works? Where's the fruit? Kasi yung faith, may fruit talaga yan. Kasi kapag may faith ka kay God, yung totoong faith ha, the Holy Spirit is at work in your life. Eh ano yung fruit ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Eh walang self-control. Lahat ng temptation inuupakan. Di ba? May nakita ng sapatos, bili, swipe. Phew. Lord, di mo ko binibless, lubog ako sa utang. Natural! Swipe eh! Right? Galit sa card. But anyways, guys, to take it lightly, no? That's that. Pero alam nyo kung gaano kaseryoso to? Mapupunta yung tao sa impyerno kapag hindi to sineryoso, eh. Really? I mean, literally. Minsan, nakataas pa yung kamay natin, Lord, Lord, amen, amen. Eh, hindi pala lahat ganun. Ano ba yung will ni God? To save the lost. Win the lost. Kaya nga, natus vincere, born to win. Not just winning in life. Hindi lang para kumita ng pera, bilhin yung MacBook, bilhin yung, ano ba, Lamborghini, di ba, Ferrari, ano ba gusto mo? Rolls Royce, okay lang naman yun. Di ba, kahapon, nagpa-deliver daw si Michael Jordan ng anong klaseng coach yun? Nakalimutan ko na, kakaiba yung pangalan. Hennessy. $3.5 million Hennessy. No, sa atin, yung alam natin Hennessy, alak eh. Kotse pala din yun. Mas mahal sa parang Bugatti yung presyo. Anyways, you know, kailangan natin ipananim pagiging tatay natin, pagiging kapatid, pagiging kuya, pagiging servant sa ating trabaho, sa ating business, pagiging anak, pagiging asawa, pagiging estudyante. Pero mas kailangan natin ipanalo yung race na binigay ng Panginoon. Di ba sabi natin, born to win, manalo. Meron ding born to win, evangelize, win people to God. Baka siyempre, napagod na tayo. Kasi naman, kuya, pag inibay ko, nawawala din naman. Decision naman niya yun. Ang trabaho natin, to love people. Kahit kuya pasaway siya, kahit di nag-reply, kahit disrespect, kahit sin zone, kahit unseen zone, love people. Win and disciple. Kahit disrespect kuya, sabi pupunta, di lang pupunta, win people. 10 times, end times. Win people. Alam mo, as we close, no? Ano lang din sa akin, baka sa inyo rito, marami sa inyo rito, nanonood online or maybe hindi ka nanonood ngayon. Tad yung message ko sa'yo. Pagbukas mo, January pa lang hanggang ngayon, puro links. Puro kamusta, puro attend ka. Buwang engot na ako. Talaga dumating ako sa point ng buwang engot. Pero ang ibig sabihin lang ni Lord, kasi nagreklamo rin siya, I think it was a minor prophet.
Kaya mo sa Buda, Diyo na may ka. Na humahaba ko. Kaya mga prophets, nagreklamo kan sila eh. Na parang, Lord, ayahan mo kayang, lalo si Jonah, sa Nineveh. Lord, grabe ka naman, pumapatay ng mga tayo. Impyerno sila, buti nga sa kanila. Dapat ganun. Pero alam niyo, sabi ng Lord, no, sa minor prophets niya, okay lang if they will listen or fail to listen. Si Ezekiel, right? Sabi ng Lord, at least, Ezekiel, no? And then sabi rin niya kay Jeremiah, oy Jeremiah, share mo sila. Kapag nakinig, okay. Pag hindi, at least you save yourself. Kaysa naman, Wendy, magkita-kita tayo. Maharap tayo kay Lord, isa-isa eh. Grabe, si CMD mo lang ako in-invite. Alam mo pala to. Eh bro, hindi ka nilit nag-reply. Sana pinilit mo ako. Eh di ba ayaw mo? Sana. Alam mo yun? Di, yun nga, right? Parang ganun eh. Alam mo, CM, paborito ko, coffee eh. Sana. Sana sinabi mo, libre mo ako ng coffee. Baka pumunta ako dun. Dahil sa kape. Nakilala ko sa'yo si God. Alam mo yun? Kaya kasi sabi ni Paul, we persuade people to Christ. Gagawin natin lahat ng marketing strategy. Sabihin na natin, scheme, yes. Scheme for Christ. Right? May scam ba yung tao sa salvation? Hindi eh. Amen? But as we end, that's it eh. Yun yung talagang goal talaga natin. Sa mga kilala. At least sa mga kilala mo lang. Magsimula ako sa isa. Sa dalawa. Sabi ba ni Lord, multitude? We are designed for multitude. However, kapag di tayong pagkatiwalaan sa isa, di ang dadami. No? So last thing is this, no? There is no such thing as average Christianity. Either you are committed or you are not. And you know what? God does not deserve average performance. Ako nalulungkot ako, alam niyo ba? Na tayo lang nandito. Hindi dapat ganito to eh. Lord, right? Hindi dapat ganito to Lord. But you know, the health of the church is from each individual members. Minsan sa atin, nagreklamo tayo, Lord, yung church namin, diba? Kaliit, pangit. Pero you know what? Alam mo bakit? Kasi tayo nandun eh. Tayo kasi. No? Pray tayo together. Let's pray. Lord, thank you for making us realize that we are born to win. That we are not born to lose. That you have given us and designed us, Lord God, to win. To rule, Lord God, as you said to Adam, the first created being of a man, to rule, to subdue. But Lord, more than that, we want to win in the world, Lord God, of warfare. We want to win in spiritual warfare against temptations, against sinning, against all the devil that is offering us to pervert our life, to get out of the course of the race. Natatanggal kami, Panginoon, sa takbo ng calling mo dahil ang dami naming nakikita ang ibang race. Buti pa siya, mayaman na buti pa siya. Nakuha niya na yung bahay, yung sasakyan, na gusto na rin namin gawin yung ginagawa nila. Pero Panginoon, hindi yun yung calling mo sa amin eh. But Lord, Holy Spirit, be at work in our hearts right now. We receive you. Please dwell in us always, in our hearts and minds. Drive us. Beat us, even beat us, Lord, to the calling, to the race marked out for us. As Apostle Paul said, that he doesn't have any goal but only to finish the race.
that marked out for him in Christ Jesus, heavenward in Christ Jesus. Lord, ganoon na rin kami, Panginoon. We will not perform average in our work, in our business, in our careers, in our family. We will give our very best to them. But we will also give our very best to you. But we will bring more people to you. Na kahit na, Panginoon, kami yung matitira, mag-isa, we will win. Not because we are strong, but because you are with us. Lord, this is a turning point for us. That we are deciding, Lord, today, that we are winning against all temptation, that we are winning against all the attacks of the devil in our life. In Jesus' name, we command, Lord God, that our heart also and mind belongs to you. We rebuke all the attacks of the devil, all the sickness, Lord God, we drive out in the name of Jesus Christ by the power of His blood and the cross and His resurrection. Lahat ng may sakit, Panginoon, na nakikinig right now, or family member nila may sakit, Lord God, in Jesus' name, we command that sickness to go out and not come back again. Thank you, Lord God, for the healing. Thank you, Lord God, for a total healing. Total healing, Lord God, from hurt. Total healing, Lord God, from emotion that people cause us to feel bad. Total healing from physical illness, Panginoon, and sickness and diseases. Total healing in our finances. Total healing in our anxieties and emotions. Lord, maraming salamat. Thank you for continuously, Lord God, inviting us to come to your presence. Thank you, Lord God, for continuously using people to call us, to chat us, to invite us to go to your presence. Maraming salamat. Thank you, Lord God, that our name is written in the book of life in heaven as we decide to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Salamat, Panginoon. And Lord, as we close, Lord God, this event, may your name be glorified in our life. Hindi masayang investment ng buhay mo sa amin. Na iniwan mo, Panginoon, na binangkrap mo yung langit, pumunta ka dito. Because what makes heaven heaven is because you are there. Heaven is not heaven without you. You made, Lord God, a decision to go down here on earth to give your life to us. Hindi namin, Panginoon, sasayangin yung investment mo. We give you glory and honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. Let's clap our hands to God. So mga online, thank you for coming. God bless you everyone. Have a good rest of a Sunday. Peace be with you.